Singha ng Thailand. Ito guys, siguro ang isa sa pinakamagandang latan nakita ko. Tingnan nyo naman. Agree ba kayo guys? Siguradong isa to sa mga paborito kong graphics na ginamit sa beer. Yung mga ibang na-review ko na maganda rin ay katulad ng San Miguel Beer, Angkor, Carlsberg, isang Thailand beer din na Chang. So kung irarank ko sila sa kung anong mga pinakamaganda, medyo mahirapan yata tayo. Kasi ito parang na-stop. Ang ganda guys. Sir B. Sa. Okay, pasok muna yung statistics. Ang pangalan nito is Singha Premium Lager. The original Thai beer. Bangkok, Thailand. Ang type nitong beer na to is Thai Lager. Gawa ito ng BOON Brewery. Na siya rin gumawa ng Leo Beer na isang budget version ng beer ng Thailand. Ang alcohol nito is 5%. Ang establishment nito is 1933. Ang ingredients niya, basic beer ingredients na water, barley, malt, and hops. Ito nga pala guys, ang No.1 beer ng Thailand. Sinasabi na hindi ka daw pwede magsabi ng masama tungkol sa beer na to dahil ang mga Thailand ay magagalit sa'yo. Ganun nila kamahal ang beer na to. Most beloved beer ng Thailand. I-review natin ang graphics. Gumamit sila ng dalawang major color. Itong backdrop na white. Actually, hindi siya white. Pearly white siya. Hindi siya pure white. Tapos since gumamit sila ng film sa aluminum can na matte finish, mukha siyang smooth ang kanyang reflection na parang perlas. Hindi katulad ng typical na lata na strong ang reflection na parang salamin. So ganun din ang magiging result niya dito sa parang gold. Kaya ang ganda. Ang pangalawang kulay na major na ginamit nila is yung gold. I think kilala ang Thailand pagdating sa mga gold na temples, all gold na may mga Buddha sila na gold. So, yun ang ginamit nila dito sa para sa Singha. Tapos ang pangatlong kulay na yung black. Siya yung naglalagay ng outline. Siya yung nagbibigay ng outline sa graphics na drawing at sa mga text. Meron silang mga iba't ibang lingwahe ng beer dito for international appeal. Okay, gumamit sila dito ng icon ng Garuda. Ang Garuda pala ay isang mythical creature na common sa Asia. Sa Indonesia, meron din sa India, dito nga sa Vietnam. Parang Pilipinas lang atang hindi natin kilala ang Garuda. Pero sa culture ng Asia, kilalang kilala yung Garuda. Sa Buddhist, so Hindu, I'm not sure. Pero nung pumunta kami ng Indonesia sa Bali, meron kami napunta na napakalaking building na based sa Garuda. In fact, ang main airline ng Indonesia is Garuda Indonesia. Kung babasahin nyo, meron siya nakalagay dito na by royal permission. Apparently, itong icon na ito, hindi lang ito basta-basta. Ginagawad lang to ng gobyerno ng Thailand sa pinaka-best ng mga kumpanya na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ito lang ang beer na naka-receive ng Royal Garuda. That's why, sabi ko kanina, isa ito sa mga pinaka-proud ng kumpanya ng Thailand. Binigay itong award na ito sa BOON Brewery noong 1939 ng isa sa kanilang mga ruler or prince o king man yun. Ngayon, kapag yung kumpanya pala nakaka-receive ng ganitong award dahil sa proud sila, inilalagay ito sa labas ng building. Ngayon, pag-usapan natin tong lion. Ang ganda ng pagkagawa. Ito daw ay isa sa apat na lion, mythical lion na nasa literature ng Thailand. Hindi ko alam yung pangalan nito. Parang Bandu Raka Sri Lion. I'm not sure. Ilagay ko na lang ng text tsaka picture. Yan ang icon ng Singha. Yung text niya, napakaganda. Bagay na bagay. May mga sharp-sharp sa mga edges, which is yun din na makikita mo sa graphic. So talagang nag-uusap sila. Meron din siyang parang mga silver rays. Mukhang may talent ang Thailand pagdating sa graphics. Ha? Kasi ito na yung pangalawang beer ng Thailand na isa sa pinakababorito kong lata. Pero opposite dun sa Leo na isa rin Thai beer, isa naman yung sa pinaka-worst na graphics na nakita ko. Kung gusto nyo malaman kung bakit isa yun sa pinaka-worst na na-review ko, yung Leo, bigay ko na link dito. Pwede nyo panoorin. Okay guys, ngayon, check natin yung laman nito. Mukha siyang masarap. May mga small details pala rito. Ayan o. Nandito rin yung, kung makikita mo dito yung graphics na lion na to, nandito rin siya, maliliit. Ayan, buksan natin guys.
Oops, mukhang na-shake ko. Okay, naamoy ko kaagad. Obviously, mabula siya. Yung head niya, ang ganda ng foam niya. Consistent na maliliit. Makapal. At maganda yung aroma niya. Malayo pa lang, amoy ko na. Nakakatakam yung amoy niya. Ubusin natin. Okay guys, yung kulay niya, ganito ang legit na kulay ng pale lager. Ganda. Clear, yellow side. Amber, amber color. Mabango siya. Malayo pa lang, medyo amoy mo na. So yung aroma niya, okay na okay para sa akin. Tikman natin guys. Cheers. Okay, natikman ko kaagad yung aftertaste. Pero mabilis din mawala. Swabe siya. Hindi siya masyadong matapang yung aftertaste niya. I think mabilis ko maubos to. Easy to drink. Ang patunay niyan, ayan, mauubos ko na agad. Habang tumatagal, yung aftertaste niya, sumasarap. Yung pait niya, kumakapit. Nung unang inom ko, hindi ko masyadong maramdaman yung aftertaste, pero ngayon, liyap, naiiwan sa bibig. Bagay ang ganitong lasa sa pulutan. Yung mapait. Ubus, guys. Ganun po siya, kasuabe. Naiiwan pa yung aftertaste. Okay. Ito yung huling silip nyo sa isa sa pinakamagandang latang na review ko. Napakaganda niya, guys. For more videos, just click here dito sa gitna to subscribe.